Mga kapuso, maging handa po dahil sa patuloy na pananalasa ng Bagyong Betty na mabagal na kumikilo sa karagatan. Nakataas pa rin ang signal number 2 sa Batanes kung saan mararanasan ang masungit na panahon. Signal number 1 naman sa northern at eastern portion ng Isabela, Apayao, eastern portion ng Ilocos Norte, northern portion ng Kalinga, northeastern portion ng Abra at Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands. Paghandaan ng malakas sa bugso ng hangin na may kasamang pag-ulan. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang bagyo, 315 kilometers, silangan ng Basco, Batanes. Patuloy ang pagbagal nito at posibleng Huwebes ng gabi o Biyernes ng umaga lumabas ng PAR. Sabi pa ng PAGASA, bumabagal ang kilos ng bagyo dahil bumuwelo ito bago mag-recurve o lumihis ang direksyon bago tuloy ang lumayo sa bansa. Bukod sa epekto ng Bagyong Betty, magpapaulan din ang hanging habagat. Base sa datos ng Metro Weather, maulan sa Batanes at Babuyan Islands, Ilocos Region, Cagayan, western section ng Central Luzon, Mindoro, Palawan at Bicol Region. May malalakas na ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Posible rin ang ulan sa Metro Manila bukas, lalo sa hapon o gabi. Halos maghapon naman maulan sa Visayas. May heavy at intense rain sa ilang bahagi ng Negros Occidental, Leyte Provinces at Panay Island. May mga kalat-kalat na ulan sa Mindanao bukas, lalo sa hapon. Posible ang pagbaha sa northern Mindanao dahil sa matitinding ulan. Babala naman sa mga mangingisda o yung may maliliit na sasakyang pandagat. Magiging maalon at mapanganib pumalaot sa mga baybayin ng Northern Luzon, Eastern Seaboard ng Central Luzon, pati ang Southern Luzon at Visayas. Yan ang latest mula sa GMA Integrated News Weather Center. Maaasahan anuman ang panahon. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.